George, Harship Ronald, Raha, and wife Ben, a pleasant good morning to all of you. Sorry, I did not prepare a speech when Chief Ronald told me to do so, but I'll try to be as spontaneous as possible. Idol ko po yung 505th and Philippine Air Force dahil na sa uncle ko at sa tita ko. We're very close with them. So when we see kung ano yung mga kulang, kung ano yung mga pwede natin maitulong, we try to help. Even with the police forces and yung mga military sa Marawi, we also gave them boots and mga supplies na need po nila. Kasi alam naman natin yung process sa government. Before, siyempre mahirap din mag-procure, lalo na yung mga kailangan ng mga frontliners po natin. Hindi lang tayo masyadong vocal sa mga tulong natin sa military natin and the Air Force. We also helped them before yung... Nakita ko kasi yung Macro Asia Hangar over there. Way back, I think 2016, yung crash po sa Dakar. Tayo po yung tumulong sa Air Force mag-redeem yung mga namatay na bodies ko. Ang sa akin naman po, sabi ko, bakit tayo magpapayapangan, bakit tayo magpapataasan ng galing? Kung talagang kulang sila ng tao, di tulungan natin. Kasi Air Force naman po sila, hindi naman sila taga-rapel. So meron po tayo mga kasama na nagra-rapel. Sila po yung bumaba sa Dakar at kinuha yung mga dead bodies ko, mga followers. So sabi ko, lahat ito, like ako, hindi naman ako fireman, pero kaya natin sumuporta ng fireman. So we help Raha also. Sila naman po yung nag-ooperate at nagdadala ng mga trucks natin. So it's a collaboration of everybody. So we hope habang ginagamit ng mga taga-Air Force natin ng pambibakit and mga ibang equipments po, we always hope and pray for their safety, lalo na sa flight. I myself is a student pilot, pero alam po natin gaano kahirap magpalipad ng isang aircraft. Lagi po natin silang ipagdasal, lahat ng frontliners natin. Good morning again. Thank you.